pinaka worth it bilhin ngayon na inline 4. Pinaunlakan niya ako para ma-review yung kanyang motor. Ayun no, futuristic. Kala mo yung pangil ng gagamba? Tingkayan lang ng konti, pero abot naman. Akala mo talaga ZH2 rin siya eh. Lakas! Shit! Oh my god! Ayan, ito yung sinasabi ko mga tol, mahirap. Pag mga taliko, ay shit! Nasaray ako, wala palang quick shift to. Mas malakas yung tunog DZX254 dito. Checkpoint pa tayo. Sige po! So yun nga, verdict ko. Kung may 505 kayo, ito na kunin nyo. Wala nang sabi-sabi. Worth it sign or aspect. So yun mga tol, it's time para ma-review ang isa sa pinaka worth it bilhin ngayon na inline 4. At hindi lang basta-basta inline 4, 900cc pa. You know, the Z900. Big shoutout kay Abram na owner nito at pinaunlakan niya ako para ma-review yung kanyang motor. Yan, shoutout! Ano yan? 35 upwards. Yan, papatest ride din natin 2.5 hours sa kanya para ma-experience siya. Alright, tingnan lang natin. First impression lang ito mga tol. Alam niyo naman ako, di naman totally ako masyado sa technical. Pero sabihin ko na lang din sa inyo yung mga alam ko. For example, ito 180 size ng gulong, 120 front. Tapos, TFT panel, yun yung isa sa nagustuhan ko talaga sa kanya. Yun no, futuristic, diba? 2022 model, na naka TFT panel na siya. Configurable, meron siyang traction control at power mode. Ayan, so dito makikita nyo meron siya ng select button. Meron din dito, ayan. So di na tayo magdadive masyado dyan kasi maraming ibang reviews dyan. Dyan na, check nyo, lalo kay Jao Moto. Ayan, shoutout. Yung iba is hindi nagustuhan, pero iba, gusto katulad ko, ayun o, yung dalawang malapangil. Kala mo yung pangil ng gagamba? Nee. Inline 4? Ayan, so alam na natin pag inline 4, bali ang mga leeg. At ngayon, aftermarket pipe na siya. Ayan, Orion Performance Exhaust. O yun, Tirelli frame din siya, derived from the ZH2. Kaya sa personal mga tol, legit. Akala mo talaga ZH2 rin siya eh. Yung kapatid niya na Z1000, ibang-iba yung itsura niya. Yan nga, sa personal din, impression ko sa kanya is talagang malaki. Malaking motor siya. Tingnan natin kung abot nga ba ng katulad ko na 5.6. Yan mga tol, 5.6 na ako. Hanggang sa yung position ng pago. Tingkayat lang ng konti, pero abot naman. Kayang-kaya. In terms of bigat, 212 kilos sata to. I can say na takto yung bigat niya, manageable. Tingnan na lang natin mamaya kapag na-ride na natin siya sa traffic kung sakali at stoplight. Kaysa na-test ride yung Z1000, halos di nga sila nagkakalayo. Mas mataas lang nga ng konti yun sa Z1000 at mas mabigat lang din ng konti. So yun, without further ado, tama na sa top! Ride na agad natin! Ako kasi more on rides lang tayo eh. Sabihin ko lang sa impression at i-compare natin siya sa iba nating mga na-test ride na malalaking motor. At syempre, compare na rin natin sa kayo 2.5R kasi nga, yung sabi ng iba, onti na lang, dadagdag mo sa presyo ni 2.5R. Meron ka na nito. Diba? So yun, tingnan natin sa daan kung gaano nga ba kalaka si Z900. Unang start with Orion pipe. You know. Iba talaga? Inline 4? Bomba onte. Lakas! Kalabit pa lang yun ha. Tara!
Yeah, salamat kay Abram. Yan, tingnan natin tong bad boy. Let's go. Ingatan ko to. So yung mga tol. Shit! Oh my god. Uy, pitik talaga yung power niya. Oh my god. Parang yung MTO na yun lang din. Yung na-test ride ko. Flashback. End of flashback. Alakas, alakas, legit. Damn, son. Tapos ngayon mga tol, di ko na naramdaman yung ano, yung bigot. Ayan, ito yung sinasabi ko mga tol, mahirap. Pag mga paliko, tapos mabigat yung motor, dito kayo mahirapan. Kaya ang advice ko is dapat at least abot nyo yung motor ng paanyo para di kayo mahirapan sa mga ganong likuan. Kasi mahirap siya iliko eh, mabigat eh. Pero sa atin, thankfully kahit papano, kaya natin. Alright, so ito. Woo! Partida na ka-rain mode pa lang tayo ah. Ang lakas na ng hatak. Iba talaga. Iba tong Z900. Dito pa lang masasabi ko sa inyo mga tol, worth it siya. Worth it yung pera niya na isa sa pinakasulit na inline 4 sa kategory niya. So yun ang umpisa natin. Riding position niya, medyo lean forward tayo since sports naked nga siya. Ay shit, nasari ako, wala palang quick shift to. Masarap siya mga tol, as in. Andun yung power niya, ibibigay niya eh. Damn! Yan yung isa sa talagang noticeable difference coming from ZX25R na walang power or mahina sa low RPM. Ito na naman tayo, liliko. So ingat. Ikot-ikot lang tayo para di tayo maligaw. Mahina ako sa mga direction. Ayan, so pagliliko kayo, tip ko lang din sa mga gantong motor. Huwag kayong magpo-focus sa front brake. Yun kasi yung madalas cause ng mga beginner rider na natutumba yung kanilang mga bagong big bike. Kasi pag napapreno kayo sa harap ng lumiliko, tendency talaga nun. Ma-off yung balance ng motor, causing na matumba kayo. Compare naman natin siya kay Z1000 na na-test ride ko. I can say na hindi sila nagkakala yung mga tol. Unting-unti lang siguro. Kung ako may pera ako, okay na ako dito sa Z900 kasi halos 100k difference din nila eh, no? Para sa 100cc difference. Tapos to si Z900 updated pa, naka TFT panel, may traction control, may power modes. Eh si Z1000 kasi bare bike lang siya eh, na naka Ohlins at Brembo brakes. Ilan yung lamang niya? Pero kung sulit wise, wala, G900 talaga tayo. In terms of MT09 versus ito, I can say na medyo linear yung power niya sa umpisa eh. Unlike kay MT09, sobrang lakas talaga ng torque dun. Well, give na kasi master of torque. Pero in terms of duluhan, for sure, mas malakas to. Ano pa ba? Lakas! Grabe talaga to motor na to. Ito yung masarap din talaga yung pang bomba actually. Diba? Buo kasi siya eh. Yung kay 25R kasi natin medyo pino. Pero yun nga, mas malakas pa rin yung tunog ni Deco dito. Mas malakas yung tunog ni ZX25R dito. Right, 20k RPM kasi yun. While ito, ayun, nakikita niya 12k RPM lang siya, diba? Ang layo ng difference. Kaya talagang mas creamer 25R. Pero kung ako tatanungin nyo, ano bang bibili nyo? Unti na lang talaga yung difference nila eh, diba? ZX25R 410k while si Z900 505,000 pesos. So almost 100k difference lang para sa isang 250cc at 900. Pero magkaiba kasi talaga sila eh, di natin sila pwede compare. Kumbaga si ZX25R in terms of tech and features, lamang siya kasi may auto blip, quick shift, diba? Ito, meron din naman siyang traction control and power modes. Pero yun nga lang, wala siya ng quick shift auto blip. GZX25R, kung gusto nyo nga lang magpapogi sa kalsada, kumbaga, kahit di kasi kayo tumakbo ng mabilis dun eh, diba? Sumisigaw na siya.
di nyo na kailangan bumomba para pagtinginan ng tao. Whilst ito, Z900, eh medyo nasa taas pa yung ano niya, sound. Kumbaga, kailangan nyo pang bumirit para marinig nyo yung inline 4 sound. Kumbaga, personal preference lang yan. Kung di nga kayo mahilig sa expressway or di kayo dumadaan masyado, okay na rin si ZX250 kasi mas komportable talaga siya gamitin. Unlike nga dito kay ano, kay Z900, mabigat. Ay, nahihirapan tayo iliko. Pero dito ma-encounter niyo itong ganung experience. Talagang masarap yung hatak niya. Kay 250, mag-enjoy kayo sa sound, hindi sa total speed. Kasi dulo rin yung bilis na ni 250 eh. Hindi siya mabagal, pero hindi rin siya talaga totally ganun kabilis. Ah, checkpoint pa tayo. Mag-review na lang tayo, checkpoint pa. Buti, dito yung ating lisensya, kaso ORCR pala, shit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh no. Patay! Yari! Ay, good afternoon, sir. Magaling kang kupal ka. Ha po. Nice. Z900 po, bagong labas ni Kawasaki. Ayun nga po eh. Ano to, hininalam ko lang siya actually. Pinapatest ride kasi bata vlogger po ako. Kaya sabi niya yung sa unang humiram daw, natumba. Kaya nga po eh, wala pa siya nito dati. Kaya bagsak talaga. Ngayon meron na. At saka ako ngayon, sabi ko sa kanya, iingatan ko, huwag ka lang. Ay, mahirap eh. Pero ito pa. Okay lang pa ito pa. Ano po? 505. Opo. Kumbaga, siya yung pinakamurang inline 4. 900cc. Yung 900cc rin siya. Eh, opo. Ito po. Ito. Opo po. Sila Z1000, 1000cc, 600k plus yun. So, 100k difference po sila. Opo, bago lang po siya. Ito pa, lisensya ko pa. Siya yung bumali sa market. Eh, try nyo po, i-bomba nyo po. Sige po. Ang sarap. Oo nga po eh. Ang bilis, ang lakas ang hatak niya. Papaganon ka po. Ay, ito po, bigyan ko po kayo sticker ko kung sakali. Baka makita, makita nyo sa channel ko to. Ito po. Ayun. Ayun po, shoutout po sa inyo. Anong pangalan nyo po? Barlita. Ayan, shoutout kay Sir Barlita. Ayan. Thank you po. Abangan nyo na lang po. Thank you po. Babalik ko na sa. Thank you. Oh, yun na nga, no? Na-checkpoint pa nga. Hindi natin dala yung ORCR niya, eh. Pero shoutout kay sir. Grabe talaga. Ito yung masarap talaga sa kanya, mga tol, actually. Mag-enjoy kayo sa bilis, sa hatak. Kahit na naka-rain mode lang tayo, di ba? Iba! Ang lakas! In terms of singitan sa traffic, ayun nga mga tol, masasabi ko lang is kung abot niyo yung motor, madali lang naman kung nalalapat niyo yung paa niyo. Pero kung hindi, medyo mahirap. Kasi mabigat nga galaw yung manobela niya kapag medyo nakastop. Pero pag gumagalaw naman, ayun, madali lang. Diba? Pag nakastop lang or mabagal, din siya mahirap. Kaya kung ipang de-daily niyo siya, depende na nga lang talaga sa taong kaya niya. Isa ko rin napansin sa kanya, medyo malambot naman yung clutch niya, pero mas malambot pa rin yung kay 250R. Tapos in terms of shifting, smooth naman, madali ko rin nahanap yung neutral. Speaking of, ayun, medyo malubok dito yung suspension niya, okay naman. Tapos yung brake niya malakas. Talagang kung gano'n siya kabilis, gano'n din siya kabilis pahintuin. Pwede pwede, diba? Kahit di naman naka-brembo, lakas talaga ng Z900. So yun yung verdict ko. Kung may 505 kayo, ito na kunin nyo. Wala nang sabi-sabi. Worth it siya in all aspects. Yung bigat niya naman actually subjective yan eh. Depende na lang sa tao kung kaya ba. Doon ko siya marerecommend. At least abot nyo rin tong motor na to.
pwedeng-pwede to sa mga beginner rider. Basta abot niyo yung motor and kaya niyo buhatin, pwedeng-pwede sa inyo to. Yung power niya kasi itong throttle, kahit masabi natin malakas yung hatak, personal discipline lang din naman yun. Hindi ka naman itatapon yan hanggat nire-respeto mo yung power ng motor. So yan mga tol, ito yung first impression ko sa kanya. Woo! So yun nga mga tol, that's about it. Ay hindi, huwag pa pala, hindi ko pa pala tatapusin dito. Balik na tayo sa kanya. Tatanungin natin siya ng iba't ibang tanong about dito sa motor na to. Alright. So yun mga tol, tapusan natin i-test ride itong grabing alimaw ng motor. Hindi basta-basta talaga to. At yun, kasama nga ulit natin si Abram. Tatanungin lang natin siya mga tol kung bakit nga ba ito yung kanyang unang motor. Ba't ito yung unang pinili niya as a beginner, ah? Partida, kakakuha mo pa lang ng ano? Student permit pa lang siya. Ito na yung motor, sana all. Bakit nga ba Abram, yan yung kinuha mo? Actually talaga, gusto kong kunin yung ano, ZX6 or R6. Eh, tapos yung R6, unfortunately, pace out. Pace out. Yung dream bike ko, wala na. So, I'm so sad na. So, second choice ko, ZX6R. Kaso, out of stock din. Out of stock. Eh, tama-tama. Ito si, ano, si paring Joshua. Sinare yung post ni Kawasaki. Makati. Oo. Na meron Z900 dito sa Pilipinas. Araw, yung mismong araw na yun, kinuha ko na sa... Sana all. Ang daming nagagawa dyan. Oo, legit. Sana all. Isa siya sa una talagang owner na itong Z900. Kumbaga, from sports bike na gusto mo, dahil nga sa sobrang panalo ng presyo niya, no? Sobrang panalo ng features, inline 4, yun na siguro yung sagot kung bakit. Saka sa price point talaga. Yun talaga, no? So yun, advice mo na lang sa mga katulad mong beginner sa motor. Ma-advise mo ba to? Hindi. Depende sa skill mo. Oh, yan. Tama. Well, I would still consider myself as a total beginner. Pero kasi before, parang tinuruan na rin nila kung paano mag-ride. Like 2 years ago, tinuruan ng mga office mate ko. Pero hindi pa ganyan kalaki. Although na-test ride ko naman, so okay naman. Huwag mo lang bibiruin kasi hindi ka binibiro niyan. So yun nga mga tal, narinig nyo na. Sa mga interesado dyan, kumuha ng kanilang unang big bike. Pwede naman, basta re-respetuin nyo lang yung motor. Maraming salamat ulit kay Patrick kapag pa-test ride. So yun mga tal, that's about it. I'll see you on the next one. This is Bims Always Saying, ride safe, woo! See you on the next one. This is Bibs Always Saying, ride safe. Nakasunod. Pwede mo ulit yun. Ulit. Tingin. Cut. Hindi na yun.